Magandang araw po sa inyo, Sir Kira, at sa inyong lahat na nakikinig. Ako po ulit ito, si Trina. Ang ibabahagi kong kwento ay tungkol po sa schoolmate ko. Paunawa lang po, ang lahat ng pangalan, lugar, at iba pang mababanggit ko dito ay binago ko po, para na rin po sa privacy nila. Si Casey ay nasa second year high school na noon. Kilala siya sa paaralan namin kasi mabait, matalino, minsan masungit, at laging sumasali sa mga activities sa school. Si Mar naman ay kaklasiko since kinder. Nasa senior high na kami noon. Masungit, bully, maingay, at laging galit. Pero lahat ng yon ay nawala nung naging GF niya si Casey. January noon, sinulog fest. Nabalitaan ko na lang kay mama na namatay na daw si Casey. Namatay siya dahil nabundol siya ng van na nawalan ng preno. Fast forward po. Pumunta kami sa kanila. Ang daming tao. Nandun yung mga madre at ibang kaklase namin. Pagpasok namin, agad na nagkwento yung mama ni Casey tungkol sa mga pahiwatig na naganap bago pa daw ito namatay. Pumunta daw sa bayan yung panganay niyang anak. Tinanong niya si Casey kung gusto nitong sumama. Pero ayaw daw niya at nagsabing pasalubungan na lang siya. Nung naglalaban naman daw siya, bigla daw sumulpot si Casey at nagsabing, "Ma, huwag niyo pong laban yung kumot ko ha, para maiwan yung bango ko." Sabay tawa. Tapos nung pumunta daw sila para mamili ng kabaong para sa pinsan niyang namatay dahil sa sakit, eh nagwika naman daw ito ng, "Ang ganda naman ito. Gusto ko to kasi purple, kaso hindi ako kasya." Sinasabi niya daw yun habang hinahaplos-haplos yung kabaong na kulay lila. Tapos may nakita pa siyang isang kabaong. Sabay sabing, "Ito, magkakasya ako dito." Pinagsabihan naman daw niya agad yung anak niya na huwag magbibiro ng ganoon. Matapos nilang makapili ng kabaong, ay nauna na daw na lumabas ang anak niya. Nakatricycle yung asawa niya sa labas at sinabihan niya daw si Casey na hintayin na lang siya at huwag munang tatawid. Kaso, naging mabilis daw ang mga pangyayari. Doon mismo, nabundol siya ng van at dead on the spot daw ang anak niya. At yun nga daw, yung kabaong na pinaglagyan sa kanya ay yun mismo yung kabaong na pinili niya para sa sarili niya. Sabay na rin silang inilibing ng pinsan niya. Yun daw pinsan niya na yun ay special child at ito daw ang pinaka-close niya sa lahat. Sa simbahan, binasa yung sulat na ginawa niya sa isang paragraph writing. Ang title, "What will you do if you will die in 3 days? May nakapagsabi pa nga na sana daw ay sinampal si Casey nung mga panahon na yon, para daw hindi natuloy yung mga sinasabi niya. Hindi ko lang din mapigilang isipin na yung mga sinasabi at ginagawa ni Casey ay mga pahiwatig na pala ng kanyang pagpanaw. Hanggang dito na lang po. Sana ay mabasa nyo. Pasensya na kung hindi ito gaanong nakakatakot. Hanggang sa susunod po. God bless po sa ating lahat." Mahilig po akong makinig ng mga horror stories at madalas po ay sa channel nyo ako nakikinig kasi
Mahaba ang oras ng mga video nyo. Hindi ko po alam kung mababasa nyo itong kwento ko. Marami akong experience pagdating sa multo, kaya sana ay mapansin nyo ito. Hi Sir Kira, ako po pala si Grace. Kadalasan na tawag sa akin ng mga kaibigan ko ay Me. Taga Kapis po ako. 2012, third year high school po ako noon. May camp na naganap sa school namin that time. Kaya lahat kaming magkakaibigan ay sumali para may plus point daw sa subject namin. Nakakahiyaman, lahat kasi kami ay mabababa ang grado sa subject namin na yon. Napaka-stricto naman kasi ng teacher namin. Nasa mga 21 sections kami noon nung high school at napabilang ako sa section 9. Doon sa camp namin, hindi kami sa classroom namin matutulog kasi na-occupy na yon ng mga boys. Pumunta kaming lahat sa designated room namin para makapag-ayos na ng gamit. Third year building ang ginamit namin. Malapit sa stage yung kwarto ng boys, samantalang kaming girls ay malapit sa Carabao Court na malapit din sa kantin. Sa totoo lang po, mas close ako sa mga kaibigan kong lalaki kaysa sa mga babae. Mas madalas ko kasi silang makasama. Kaya nung bibili ako sa kantin, sila ang kasama ko. Habang nandun kami, napagtripan ng kasama ko yung water station, yung hinuhulugan ng tigpipiso. Kaso nung naghulog siya, wala daw lumabas na tubig. So nainis yung kaklase ko. Pinagtatanggal niya lahat ng plastic at straw na nakalagay doon. Pero tumigil din siya kaagad kasi nakita daw niyang may nakakitang estudyante sa kanya. Babae daw yon at naka-uniform pa. Nakatayo daw yung babae na malapit sa puno na malapit din sa kantin. Kaya lang ay nagtataka kami. Kasi ang sabi niya, naka-uniform daw yung babae. Sino ba naman ang mag-uniform sa camping, di ba? So bumalik na lang kami sa silid para makapagpahinga dahil buong araw na ang activities. Mga bandang 10 PM, nagkita-kita kaming muli sa stage. Nag-uumpisa na yung disco noon at nagsasayawan na ang karamihan. Pero may iba kaming plano. Nakipagpustahan kami sa section 1. Pupunta kami sa second year building. Yun kasing building na yun, wala yung ilaw tuwing gabi. At wala ding gwardya ang nagro-roving doon. Kaya perfect yon para mag-ghost hunt. Lima kaming pumunta sa building na yon. Ako, si Gino, Ryan, Jan at si Chan. Yung mga pumusta sa amin ay hindi sumama. Kasi kalat sa school namin na maraming gumagalang espiritu doon. Siguro ito ay dahil yun nga ang pinakatahimik sa parte ng eskwelahan namin. Hawak-hawak kamay kaming limang pumasok sa loob para sigurado kaming walang maiiwan kung sakali mang magkatakbuhan. Sabay-sabay kaming umakyat sa tahimik na lugar na yon. Natatawa-tawa pa kami habang nadadaanan yung mga dati naming classroom kasi ang dami naming kalokohan nun doon. Sa kalagitnaan ng paglalakad namin, nakarinig kami ng bulong mula sa likod namin. Tapos, sabay-sabay na bumukas yung tatlong pinto ng classroom. Sinalubong kami noon ng sobrang lakas na hangin, kaya agad na kaming nagtakbuhan papunta sa kabilang hagdan. May ilan pa nga sa amin ang nadulas, kasi pare-pareho kaming walang makita. Napakadilim kasi talaga. Pagdating namin doon, nag-text sa akin yung isa kong kaibigan na babae, nagpapasamang mag-CR. Kaya naman sinabihan ko yung apat na hintayin lang muna nila ako. Susunduin ko lang muna yung isa at babalik din ako agad. Pagkatapos kong samahang mag-CR yung kaklase kong babae, tinanong niya ako kung saan daw ba ako galing. Sabi ko nag-ghost hunt kami sa second year building. Sumama siya sa akin. At habang papalapit na kami doon, nakarinig kami ng mga sigawan.
Tumakbo agad kami para makita kung ano yung nangyayari. Nakita na lang namin yung apat na hingal na hingal at nanginginig sa sobrang takot. Umakyat daw pala sila ulit sa itaas dahil nainip na sila sa paghihintay sa akin. Pagdating daw nila doon, nakakita sila ng isang lalaki na kaidaran lang din namin. Nakayuko daw ito habang naglalakad. Natatawa pa nga daw sila noon nung sabihan daw nila ito na ang tapang daw nito kasi mag-isa lang ito sa taas. Tapos bigla daw tumakbo yung lalaki pababa sa hagdan kaya hinabol nila ito. Pero pagdating nila sa dulo ng building ay bigla daw itong nawala sa dilim. Nagtawanan pa nga daw sila noon dahil naka-slacks daw ito, naka-black shoes at naka-white shirt. Kaso na-realize din agad nila na wala daw ni isa sa kanila ang nakakita sa mukha ng estudyante. At nung tumakbo daw ito ay ni hindi man lang daw gumawa ng tunog ang sapatos nito sa sahig na imposibleng mangyari kasi ang layo daw ng tinakbo ng lalaki. Doon na daw sila nagtakbuhan noon palabas. Pagbalik namin sa campsite, inireport namin yon sa teacher namin. Tapos sinabihan lang kami na huwag daw naming ikukwento yon sa iba dahil baka ikatakot lang daw yon ng mga kapwa estudyante namin, lalo na ng mga second year student. Dahil doon ay bumalik na lang kami sa kwarto namin at hindi na namin yon pinag-usapan pa kailanman. Hanggang ngayon po ay magkakaibigan pa rin kami ng mga kaklase ko na yon at marami pa kaming nakakatakot na na-experience na magkakasama. Pero sa ngayon, ito na lang po muna. Salamat. Boss Kira, ako nga pala si Josh. 20 years old, nakatira sa San Pedro, Laguna. Matagal na po akong nakikinig sa inyo, mula pa nang magsimula yung pandemic. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa bahay ni Daddy. Sa mga parang batang palaging naglalaro sa rooftop namin. Gabi. Matutulog na kami ng asawa ko na si Jessica. Mga past 11 PM na nun. Mas nauunang matulog ang asawa ko kaysa sa akin. Kasi kapag nauuna akong matulog, eh nahihirapan na siyang makatulog. Patulog na po ako nun, nang biglang may marinig ako na parang may naghahabulan sa itaas. Ilang minuto din ang itinagal nun. Hinayaan ko lang. Inisip ko, baka dala lang ng antok ko yun. Sa ikalawang gabi, ganun na naman yung nangyari. May kalabog at may mga paapo akong naririnig na nagtatakbuhan. Habang pinakikinggan ko yun, eh para bang lalo itong lumalakas. Lalo pang lumalakas ang tunog ng mga paa nila galing sa rooftop. Nasa second floor po kasi kami natutulog, samantalang sila Daddy at Mommy ay sa baba naman sa first floor. Ginising ko pa ang asawa ko para iparinig din sa kanya yung naririnig ko. Pero bigla naman ding nawala yung mga yabag at yung mga tunog ng mga batang naglalaro. Kaya ako nasabing bata, kasi po nung pumunta yung tito ko dito sa bahay, siya po mismo ang nakakita sa mga yon. Bukas po kasi ang third eye niya. Nagsimula ang lahat ng mga pangyayari na yon nung palagi nang magulo dito sa bahay kasi hindi tanggap ng parents ko ang asawa ko. So ayun, ilang araw po ang lumipas, hindi ko na sila naririnig. Hanggang sa isang araw, kasama ang pinsan ko pati na ang mga kaibigan niya, ay nangyari ang hindi namin inaasahan.
Masaya po kaming nagkukwentuhan ng gabi na yon tungkol sa mga bagay-bagay katulad ng mga girlfriend nila at kung paano nila niligawan. So ayun na, bandang 7 PM. Sabi ko sa kanila, "Kel, maglalatag lang ako sa taas ha." Tapos biniro nila ako. "Baka biglang magpakita yan sa'yo." Tawa na lang ang isinagot ko nun sa kanila. Pag-akyat ko sa second floor, ako naman ang nagbiro. Sabi ko, "Uy, ginagawa mo dyan?" Pasigaw kong sinabi yan para madinig din sa baba. Pero agad ko rin pinagsisihan yon at nangilabot ako nung makarinig ako ng mga yabag na tumatakbo papunta sa terrace kung nasaan ang daan papunta sa rooftop. Sabi nila sa akin, "Kuya Josh, narinig mo ba yon?" Hindi ako makasagot nun dahil sa pagkagulat. Bakas sa mga mukha nila ang takot, pati nga yung kapatid ko ay umiiyak na. Napangiti ako nun kasi hindi ako makapaniwala sa narinig namin. First time ko kasing marinig yun na alam kong hindi talaga ako inaantok, kaya mas naniwala ako sa mga narinig ko nun. May takot din akong nararamdaman, kaya ang ginawa ko, kinuha ko ang cellphone ko. Tapos nag-video kami na parabang nagbablog. Nung nasa rooftop na kami, habang nagbi-video ako, wala namang nangyayari o nagpaparamdam. Pero nung pinanood na namin yung video, doon na kami nangilabot talaga. Nagtaasan lahat ng balahibo namin sa katawan. Kasi doon sa video, may nakita kami na parang anino na biglang sumilip. Nakakapangilabot talaga. Habang isinusulat ko to ngayon, dalawa lang kami ng anak ko sa second floor. Tapos, may biglang kumatok sa pintuan mula sa terrace. Kaya naman agad ko nang tinawag yung kaibigan ng kapatid ko. Wala nga din pala dito ang magulang ko. Lumipat sila sa Batangas dahil na rin sa sobrang gulo dito sa amin. Pero simula nung umalis sila, nawala na rin yung mga ingay at kalabog na naririnig namin sa bahay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sa susunod na lang po yung iba, gaya nung kwento ko na ginaya kami ng mga nilalang na nandito sa bahay. Nawala nga yung mga kalabog sa itaas, pero nakakarinig naman na kami ng mga boses at mga anino na nanggagaya na ang mga nakikita namin dito sa bahay. Kaya sana po ay mapili nyo itong kwento ko, Boss Kira. Nang maranasan ko naman po na kwento ko naman ang maririnig ko mismo sa programa nyo. More power po sa channel nyo. And God bless us all.